For the past few weeks, nasubukan na natin maging isang fake artist. Yung bang nagpanggap ako bilang pinakamagaling mag-drawing sa buong mundo. Kaya napaisip ako ano pa bang pwede nating gawin. Kaya agad kong kinuha yung cellphone ko at nag-scroll sa Facebook. Hanggang sa nakita ko itong mga photographer na vlogger. At gumana na naman yung mapaglaro kong isipan. Kaya kaagad kong kinuha yung camera ko at nag-practice kung paano ba maging isang photographer. At matapos ang isang minutong pagsasanay, ready na ako maging isang professional photographer. So yun, nandito kami sa White Rock Beach Hotel dito sa May Subic. At ngayong araw, magpapagalingan kami kung sino mas matinding kumuha sa amin bilang photographer. Nalito kayo, no? Kasi may kasama ako at magpapagalingan kami mag-picture. Nagsama talaga ako ng isang professional photographer para ikumpara yung mga shots niya sa malupit kong mga shots. Kaya naghanap na kami kaagad ng mga pwede naming maging model. At nakita namin itong isang masayang pamilya na kumakain. At pumayag naman sila na maging model sa ginagawa namin. Okay, una mo naman. Kasi ako yung panghuli, kasi ako yung pinakamagaling. Dito na lang tayo, dito na malapit sa food. Pinauna ko na si Ramon para kumuha ng picture para makita ko yung diskarte niya at maituro ko yung mga ginagawa ng mga totoong photographer katulad ko. At nang nahawakan ko na yung camera, para bang sanay na ako kumuha ng mga litrato. Kahit isang minuto lang ako nagsanay, feeling ko walang binatbat ng professional photographer na kasama ko. Kaya kinuhaan ko na kaagad ng picture yung model namin. At ito yung naging resulta. Papakita ko sa'yo yung pinicture niya sa pinicture ko. Muna sa kanya. Ayan. Sa kuha ni Ramon, hangang-hanga siya. Eh parang ang pangit naman ng mga shot niya. At parang hindi siya professional kumuha. Kaya hindi na ako nakapaghintay at pinakita ko na yung mga kuha ko. Ito naman yung kuha ko. Parang out of this world na to. Parang hindi nila maiintindihan to kasi professional nakakaintindi niya. Tama. Tanging professional na may mataas na knowledge lang makakaintindi nito. At talaga ako lang may kakayanan na kumuha ng ganitong litrato na pang out of this world. Kaya hindi na ako magtataka kung ako ang iboboto niya para manalo sa kompetisyon na ito. Kanino yung pinakamagandang kuha? Sa kanya o sa akin? Dito po. Oh, kitang-kita nyo naman pa kung sino yung pinakamagaling talaga. 1-0 na agad. 1-0 na. At dahil ako yung nanalo sa una naming model, naghanap na ulit kami kaagad ng pwede naming maging model. At nang nakita ako ni ate, siya na mismo yung nag-offer ng sarili niya para picturean siya. Kaya nagtaka ako. Siguro nararamdaman niya na magaling akong photographer. Kaya naghanap na kami ng pwesto at pinakuhanan ko na kaagad siya kay Ramon. At hindi ko talaga maintindihan kung paano siya naging professional photographer dahil ang papangit ng mga sinasabi. Sabi niyang post para sa model. Dadal ka lang, tas relax ka lang. Yeah. Kaya hindi na ako nakatiis. Pinakita ko na sa kanya yung tamang posisyon para makakuha ng magandang litrato. Wala yan kay Tio. Bakit ang tinuturo niya mga post-post? Hindi pwede yun eh. Okay. Tapos na siyempre, ang dami niyang shot. Lahat ng shot niya, tatalunin ko sa isang shot lang. Ate, yan ka lang. Kahit anong pwesto, gagawin ko ng paraan, mapapaganda natin yan. Yan, sige, ganyan. Yung mga pwesto mo, gumaganyang kamali yun. Dapat nakaganto ko. May tamang, anong angle yan po? Angelito. Pati siguro kayo na amazed na sa galing kong kumuha ng mga litrato. At ngayon nyo lang siguro narinig yung Angelito post. Dahil ako lang nakakaalam ng ganyang unique na post. Dahil lang galing pa yan sa bansang Italia. Pero para mas lalo nyong maintindihan, ipapakita ko na sa inyo kung gaano kalupit yung Angelito post. Ayun o, grabe naman. Ito yung shot ko. Ganyan talaga yung kuha ko para makita talaga yung nature. Tingnan mo ang ganda ng puno. Manghang-mangha si ate sa nakita niya. Parang ayaw na niyang umalis ng tingin sa camera. Para bang ngayon lang siya nakakita ng ganong kalupit na larawan. At ipapaliwanag ko sa inyo ang Angelito post. Ito ay combination ng subject at nature. Kaya bago pa maiyak si ate, tinanong ko na siya kung kaninong kuha ba ang mas maganda. Ope, nung nakita niyo yung shot, ang ganda ng kuha ng puno. Mali ako. Nature lover. Mali. Paano ba yan? Ako na naman ang nanalo. 2-0 na. Okay. 2-0 na po. Kailangan papawi tayo sa next. Papawi tayo sa next. Nalalaman na kung sino yung professional. At talagang umaasa pa siya na mananalo sa akin sa paligsahan na pagaling ang kumuha ng litrato. Eh alam naman niyang wala nang mas gagaling pa sa akin. Pero dahil mayabang ako, pinagbigyan ko pa siya. Naghanap pa ulit kami ng isang pwedeng maging model at nakita ko itong magandang binibini. Nababagay talaga para sa photoshoot. At saktong-sakto may magandang lugar kami na nakita. Pinakuhanan ko na kaagad siya ng picture dito sa nagpapanggap na professional photographer daw. At talagang nakakadismaya yung mga ginagawa niya. At dahil magaling ako at mayabang ako, pinakita ko sa kanya yung mga no-look shot at yung mga behind the scenes shot. At para matapos na tong content na to, wala na akong sasabihin pa kasi napapaos na ako kaka-voiceover. At ipapakita ko na sa inyo yung bunga ng isang minutong pagsasanay bilang isang professional photographer. Ito yung mga picture mo ate. Uy, uy,
Ito na po yung kuwa. No-look shot din, kaya no-look din nila. Ang ganda din. Tapos ito pa. Ayan po, ganda din. Explain mo yung wala yan. Ito, ay kalahati lang ginawa ko sa'yo. Para yung kalahati, makuha niya. Ito ba yung isa po ate yun? Yung balikat yun lang ginawa naman. Para mas maganda, makapag-focus tayo dun sa mga hindi nila nakikita. So, ngayon ate, sino mas magaling sa amin dalawa? Ano ate yung masasabi mo? Dito pa lang panalo na ako. Pinipili ba? Oh, ano ba yan? Ano ba yan? Ang buhay talaga parang life. Naguguluhan ako kasi parang wala nang bagay na hindi ko kayang gawin. Kahit sa ang larangan napakagaling ko. Kaya ang payo ko sa mga taong gustong gumaling sa pagiging photographer, magsanay lang kayo ng isang minuto kada araw at tiyak gagaling din kayo katulad ko. Professional nakakaintindi niyan eh. Oh. Ang tawag dyan, no? Aesthetic. Oo, oh, ganyan ang ganda. Aesthetic. Ang ganda, ganda ng puno. Puno, parang siya na yung pinituran mo yung puno. Kasi pinapakita ko yung ganda ng nature saka yung subject. Ikaw yung subject, nasa gitna ka nga, oh. Ganun pala yun. Ganun pala. Hindi mo alam yun. Ganun ang inaral ko sa Harvard University. Harvard bilang multimedia arts.